Okay, kamusta mga boss? Andito na naman tayo sa Jurix Bikes. Ibabike check natin to. Napaka-poging gravel bike ni KS4. Ayan. Parang gusto ko tuloy mag-gravel bike. Pogi ng kulay, yung ganda. Tapos ito, 2022 model ni Brandon, Tosic Brandon, no? Tsaka isa pang gravel bike ni Sanpid. Ibabike check natin yan. Tsaka ito, parang bike check ko na dati to eh, pero bike check ko na lang ulit mga boss. Road bike, Spunker Anderson R2. Tsaka sa mga naghahanap ng murang ano, mountain bike, ito oh, mura lang to mga boss. Bike check natin yan. Unahin muna natin tong MTB Wake X7. Dito muna tayo sa frame. Ito yung frame niya. Glossy red mga boss. Okay naman yung forma ng frame. Kaya lang bakal pa to mga boss. Steel frame. Budget MTB kasi to eh. Murang-mura lang to. Sa size naman, size 17 siya, medium. Marami rin kasi naghahanap ng medium na frame eh. Buti may medium nito kahit na budget bike lang, no? Karamihan kasi small lang. Sa head tube naman, hindi pa to tapered. Tapos sa seat post, ito bakal pa to. Tapos old school pa yung ano, no? Ito may nut pa siya. Tapos ito naman yung stem, alloy na siya. At itong handlebar, bali naka 7 speed siya, 3x7. Hindi Shimano ang brand ng shifter. Tapos sa fork naman, wake din, bakal pa. Tapos isa ko pang napansin dito, hindi pala quick release yung hubs niya. Meron siyang nut, yung mga old school na bike ganyan eh, hindi quick release eh. Pero pwede naman palitan yan, palitan nyo lang ng hubs. Tapos dito naman tayo, naka disc brake siya. Ito yung rotor niya. Tapos ito naman yung caliper. Mechanical lang siya, hindi siya hydraulic. Internal cabling. Ito naman yung crank. Crank arm niya, bakal pa. Tapos ito parang plastic na matigas. 3x7. Ito naman yung RD. Walang brand yung RD. Ito siguro yung mga una yung papalitan. Ito naman yung cogs. Pati pala yung likod, hindi quick release. Pero sa mga naghanap lang ng murang bike, pang service lang sa trabaho, kulang yung budget nyo, sa mga mamahaling bike, ito, murang-mura lang to. Ang 29er, ito 29er, 6,000 lang to. 6K, ayan. Sa 27.5 naman, 5,800 lang mga boss. Wake X7. Pasyalan nyo na lang dito sa Jurix kung interesado kayo dito. Next naman natin tong Spunker Anderson R2 na road bike. Dito muna tayo sa frame. Bali yung frame ni Anderson R2, alloy frame. Black gray ang kulay niya. Hindi siya smooth welding. Size naman ng frame, 48 mga boss. Size 48. Sa cockpit naman, Spunker ang brand. Tapos sa fork naman niya, bakal pa. Bakal pa yung fork niya.
Reflex ang brand ng shifter niya. Naka 8 speed siya. 2x8. Spanker naman sa crank arm. Reflex din sa FD tsaka RD. Sensor reflex. Ayan. Ito naman yung cogs niya. Quick release yung seat clamp. Ito naman yung ano niya, pedal niya. Tapos sa gulong naman niya, ayan mga boss, Gumball na siya, no? Compass ang brand. Quick release yung hubs niya. Naka disc brake mechanical. Sa mga naghahanap ng ganitong road bike, ang presyo nito Anderson R2 11,200 mga boss, 11,200. Next natin to, Sanpid Kipler gravel bike mga boss. Dito muna tayo sa frame niya. Smooth welding. Ang ganda pa ng kulay niya. Matte green. Ito ano lang to? Bike skin lang to eh. Ito. Ayan. Bali, sa size niya, medyo malaki to ah. Size 50, no? Ayan. Size 50, medium nakalagay. Sa seat tube, ayan. Yan yung size niya. Internal cabling. Yung fork niya, alloy rin mga boss. Tapos, quick release ang hubs, harap, tsaka likod. Sanpid naman yung seat post niya. Hindi quick release yung seat clamp. Tapos, sanpid din sa stem. Tapos, kaysa naman sa saddle. Bali, naka Shimano Claris pala to. Ito yung STA niya. Okay na rin yan, Claris. Pati yung RD niya. Bali, 8 speed to. 32T yung pinakamalaking cogs. Ayan yung RD niya, Shimano Claris. Tapos, dito naman tayo sa crank. Pro Wheel Ounce. Ayan. Halotech na siya. Claris naman sa FD. Bali, dalawa pala yung lagay ng battle cage. CST naman sa gulong. Sanpid sa rim. Yan, malaki yung frame niya sa mga naghahanap ng size 50. Disc brake siya, mechanical. 160 mm yung rotor. Subs pala, Solon. Solon ang brand. Tapos ito naman yung kasamang pedal. Bakal pa yung pedal niya. Yan mga boss, Sanpid Kipler. Sa mga naghahanap nito, ito yung presyo, 25k. Alam ko may bawas pa to mga boss eh. Pasyala lang kayo dito sa Jurix Bikes. And 25k gravel bike na Sanpid. Okay, next naman natin tong Tusik Brandon 2022 model. Ito yung frame niya ni Brandon. Parang dati walang white eh. Ngayon meron na, no? 2022 model. Tapos ang nabago sa kanya, tapered na yung head tube niya.
negative stem na siya. Tapos ganun pa rin naman, naka 8 speed pa rin siya. Bali alloy frame siya. Hindi smooth welding, glossy, white black. Sa size naman medium. Medium ang frame, 29 naman sa gulong. Posik naman ang cockpit niya. Sa seat post, 27.2 ang size. Ito naman yung saddle. Ito naman yung stem. Handlebar. Ayan. Pogi na rin yung bike na to. 8 speed, sensa ang shifter. Hydraulic brake, Seemers ang brand. Tapos sa fork niya, ayan, Tosic. Coil pa, no? Coil pa siya. Tapos quick release, Solon hubs. Tapos sa gulong naman, compass na skin wall. Naalala ko parang itong Tosic brand doon ang una kong na bike check na skin wall. Hindi ko lang sure ha, parang ito ata eh. Dito naman tayo sa crank, Tosic ang brand. Ito naman yung RD nya, MX8. Ito yung cogs nya, kulay black yung pinakamalaki, 40T. Ayan mga boss. Ganda ng ano niya rim, no? Yun lang naman, no? Wala namang gaano nagbago sa bike na to. Sa mga naghahanap ng ganitong bike, presyo nitong Tosic Brandon, 27.5, 10,800. Sa 29er naman, 11,200. Ayan mga boss, Tosic Brandon. Ito naman yung last natin, gravel bike, K-Sport GSX 2.0. Dito muna tayo sa frame niya. Ito yung kulay ng frame niya, ang ganda oh. Ang pogi ng kulay, tsaka yung bike mismo, napaka-pogi. Bali ito yung frame niya, smooth welding, alloy 6061. Tapered na yung head tube. Internal cabling. Ang size naman ng frame, 48. Ang alam ko, meron ding 46. Tsaka 50 nito. Hanggang 52 alam ko. Pero wala atang 52 dito sa Jurix. Ayan, meron siyang nakalagay. Design in USA. Meron siyang dalawang lagay ng battle cage. Meron pang lagay ng rack. Tapos ito, meron din dito sa ano, tsaka dito sa fork. Alloy din yung fork niya mga boss. True axle. Alloy din yung rim niya. Dito naman tayo sa shifter niya, SRAM Rival pala to. Bali 11 speed to mga boss. 11 speed na tong gravel bike na to. Ito naman yung seat post niya, ZYXXK. Yun yung nakalagay mga boss, ano bang basa dyan. K-Sport naman sa saddle. Hindi quick release yung seat clamp, no? Tapos dito naman tayo sa crank niya. Pro Wheel ang brand, RPL ang model. Ayan. SRAM din yung FD niya. Ayan mga boss, 11 speed. 32T yung pinakamalaki niya. True axle din ha, pati likod. Ito naman yung RD niya, SRAM Rival. Merong tunog yung hubs nito. Tapos sa gulong, Innova Pro Tanwall 700 by 40C.
dito tayo sa disc brake niya. Floating rotor siya. 160mm ang size. Tapos hydraulic caliper siya. Ayan. Ganda, maganda tong bike na to. Ayan, may tunog oh. Yan, sa mga naghahanap ng gravel bike, ito maganda tong Kesper GSX 2.0. ang presyo nito 38,500. Meron ka na magandang gravel bike, pasyalan lang kayo dito sa Jurix Bikes kung interesado kayo dito. Sa mga naghahanap naman ng mga Paxter, ito merong available na Elbrus, Powell, Princeton, Harvard, Lincoln. Check nyo na lang yung presyo nito sa Facebook page ng Jurix Bikes. Nandun naman nakalagay yung mga price ng bike nila. Bike check na natin yung mga bagong bike sa Jurix. Pasyalan nyo na lang, ilalagay ko na lang yung address sa description. Okay mga boss, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod na video.